10,000 na investment nyo per year after 40 years. By the time you reach the age of 60, hindi siya 40,000. Alam mo magiging magkano? 1 million pesos. Wow! Yes! 1 million. Bakit po? Because you started young. In terms of investment, it's never about money. It's all about time. Okay? So that's number one tip ko sa inyo. Okay, ito lang. Bigyan ko kayo ng idea ng 1,000 pesos. 1,000 pesos per year. Per year, ha? Per year, ha? Hindi per month or per day. 1,000 per year. Kaya mo yun? So, nag-start ka na age of, let's say, 20. Tapos, 40 years mong iiwan yung pera. 40 years. Ang total investment mo, 40,000. Na-invest mo siya at, let's say, at a 12% interest per annum, ha? 12%. Sample lang po yan. Okay, 12%. Alam nyo, magiging magkano na po yung 1,000 na investment nyo per year after 40 years. By the time you reach the age of 60, hindi siya 40,000. Alam mo magiging magkano? 1 million pesos. Wow! Yes! 1 million. Bakit po? Because you started young. In terms of investment, it's never about money. It's all about luck. Okay? So that's number one tip ko sa inyo. Si Aliza Joy Dahay, and isa po siyang 23, millennial. Tama ba? Millennial ba ang tawag sa generation mo? Okay. Kaya nga, parang yung trinabaho mo na wala lang dahil sa isang kainan. Kunyari, kumain ka ng sa Jollibee ng worth 150. Mm-hmm. Pag ano mo, ubus na rin. Ubus na. Kaya kalahati na lang matitira sa'yo. Tapos, ang nangyayari po nun kasi parang sabi ko, paikot-ikot. Mm. Ang nangyayari yung trabaho, uwi, tapos umaga, alis na ng bahay, dadating ng gabi, tulog na lahat. Tapos pagka birthday or ano, wala, parang wala ka ng time po ba, parang paikot-ikot sa cycle na tinatawag. Ano po tawag natin sa cycle yun? Yung lottery cycle. Oh, yung trabaho, income, bigay kay mama, tapos yun na naman, paikot-ikot. Mm. Tapos sabi ko, sabi ko nga, God sa greater plan eh. Kasi bakit? Then nakita ko sa... So, online mo nakita yung IMG. Pero hindi mo pa alam na IMG. Hindi po. Ang nakalagay lang, ano, financial strategies to be wealthy ba yun? Doon nakalagay yung stock market. Sabi ko, attend ako nun. Kasi libre naman yung seminar. Sa pagpalitan pa po ako nun ng day off eh. Kasi, so, ano, ginawan mo ng paraan. Kasi gusto mo matuto. Sana ganun din yung iba, no? Okay, next. Kasi yun ang nangyari po, naka-attend ako. Then nakita ko yung tinatawag na pinturo ni MG, yung pag-build ng financial foundation. Solid financial foundation. Ako, hindi lang pala pwede invest ka ng invest. Then dun ko na-realize na parang tama naman kasi ako po, ako nag-iisang anak ko ng mama ko. Kung invest ako ng invest, something emergency happen, yun pa rin yung pera mo. Put out mo yung investments mo. And nakita ko dun yung tamang pag-build talaga. Naunahin yung healthcare, then yun po yung pinaka nakita ko kasi yun nga, natangan may gawin para may mangyaring pagbabago po sa finances na ng mama ko. Pero, nung nag-join ka sa IMG, ilang taon ka nun? 19 po. 19. Oh, di ba? 19. Kasi yung iba perception, ay naku, ang pag-aaral about financial or yung financial management is dapat meron, una-una, matanda ka na or may pera ka na. So, di ba, nakakatuwa dahil as early as 19 years old, nagkaroon na siya ng awareness na dapat pahalagahan, napagod na siya doon sa rat race cycle. And nakita niya yung tamang pag-build ng solid financial foundation. Kaya, pinursue niya na maging IMG member. Then, ngayon, ano na ba ang position mo dito sa IMG? Ngayon po ako, executive marketing director na po ako ng IMG. In gumaga ilang, ano, 2 years, ganyan? Nag-start po ko November 2016. November 2016? Mm-hmm. Okay. Tapos kailangan naging EMD? EMD po, September 2019. Mm-hmm. Almost 2 years lang. Halos kasi nga, late na yung, ano, November ko. Okay. Kaya, di ba, nakaka-amaze. And, ikaw ba? Ano ba yung pinaka-reason mo? Kasi di ba, before may work ka,
Tapos, napapunta ka dito sa ING through, dahil na nagkaroon ka ng curiosity about investment, then you realize na importante pala yung pagbibuild ng solid financial foundation. What made you decide na ito na yung gawin mo? Parang, bakit siya yung pinush mo na maging gawin na? Ako po, nung nag-join ako talaga, yung purpose ko lang is mag-invest. Mag-invest po sa stock market, mutual fund, then... Siguro marami kang ipon no, kaya gusto mo na mag-invest. Actually, wala ako, ano lang, parang kano lang yung ipon. Pero kailangan is, sabi nga minsan, kailangan mo daw pong mahirapan para may mangyaring pagbabago. Then, yun, bakit ako nag-join? Kasi, yun, sabi ko nga po, paikot-ikot. Di ba, nagtatrabaho po ko sa SM, sa Central Street. Yung boss ko, lagi pang nangungutang sa akin. Imagine, boss niya nangungutang pa sa kanya. Pambili ng gatas ng anak niya, tuwing katapusan. Sabi ko, ano ba ito? Baka 10 to 20 years from now, baka ganun din yung mangyayari sa akin. Sabi ko, ah, kailangan may gawin. Then, yun po yung talagang sabi ko, kailangan kong mag-join. Actually, ano yun eh, magkano lang pa lang po yung membership that time eh. Then sabi ko, wala ko talaga, 15, eksaktong 15, November 15 sa Hodan. Eh yung mentor ko, si Ma'am Luz, siya po yung sabi niya, ay punta ka dito, mag-member na daw po ako. Iniisip ko pa, magkano lang yung ano ko nun, yung sahod ko nun, parang ang matitira na lang 1,000 or 2,000. Tapos magbibigay ka pa kay mama mo. Magbibigay pa kay mama mo. Sabi ko, bahala na si Lord. Pero ang galing po kasi sakto, may natira po pa po talaga sa akin. So kaya nakapagpa-member po ako. Then yun, nung una, talagang investment lang. Pero nung dumadating yung time na parang, ang saya siyang i-share. Kasi isa po sa naka-attend ako ng seminar, sabi niya sa akin, si Ma'am Malu po yun, si Ma'am Malu Reyes, Malu San... Sino ba yun? Malu San Torres? Yeah. Oo. Si Ma'am Malu... Marami kasing Malu dito. Sabi ni Ma'am Malu Torres sa akin, i-share mo lang. Kasi hindi naman importante kung ano yung gagawin nila or mag-design man sir, hindi. Ang importante na share mo sa kanila. Oo, so, yun yung para. So, share mo yan sa iyong family, sa relatives. Una ko sa antipos, para din naman sa kanila. Kasi para talaga, kumbaga, nakita mo na naging solution to sa problema mo and kaya mo siya gusto talagang i-share kasi karaminsan ang tao na sinishare na natin, iniisip ang kakapera natin sila, iniisip na, ay baka mamaya networking yan, baka mamaya scam yan. No! Kumbaga talagang kami dito sa ING, we're very passionate to share it kasi talagang kami mismo na bago eh. Ako mismo naging manginginom ako, na yung age mo na yan na 22, kasalukuyang lagi akong nasing pero di ba nabago ako ng ING kaya gusto ko siyang i-share and ganun din si Aliza kaya hindi nakakapagtaka itong batang to naging successful kasi itong batang to kung saan-saan pa napapadpad umaabot ka pa ng ano pinakamalayo na lang Sultan Kudarat. Imagine Sultan Kudarat. Nakarating pa siya sa Sultan Kudarat just to share the mission kasi this is aminin namin na meron income pero this is more than the income eh. Kumbaga yung makatulong ka sa ibang tao para mabago yung buhay nila, it's very rewarding eh. Kaya talagang makulit kami or nagigigil kami i-share kasi talagang life-changing siya eh. Diba? So, you were there for me in me.